Sa dinami-rami ng pagpipili ang motor sa bansa ngayong taon ay isa na marahil sa hinahanap ng mga rider ang mga ganitong klaseng motorsiklo na naaayon sa panahon ngayon. Malakas na makina, matipid sa gasolina, may magagandang specs and features at napaka-futuristic na ng itsura. Katulad na lamang yan sa ibabahagi nating motorsiklo ngayon na kamakailan ay dumating na nga dito sa bansa noong nakaraang linggo lang. Isa sa pinakamabentang motorsiklo ng Yamaha pagdating sa kanilang sports motorcycle scooter na kategorya, ang all-new Yamaha Gravis 125 2023. Ang pagkakaroon ng makabagong katangian na aalamin natin ngayon, makakasabay kaya sa ibang mga motorsiklo na magiging kakompetensya nito? At bago pa man natin ipagpatuloyan, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright! Simulan na natin to! Walang duda na isa sa pinakamabentang motorsiklo ng Yamaha Motor Philippines ngayon ay itong Mio Series. At para sa pangmasang kalidad, ang mga motor na ito ay ino-offer sa magkakaibang halaga. At para mas maging competitive pa sa local market, ay patuloy na ina-upgrade ng Japanese brand ang mga unit na lineup nito. Tulad na lamang nitong kalalabas lang din na may bagong update ang Yamaha Mio Gravis 125 2023. Sa pagpapalagana pa ng mga motorcycle scooter sa bansa ay ang patuloy din na pagdating ng mga makabagong modelo na may katangiang panghinaharap na nagde-develop din sa kasanayan ng tao sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Kaya naman sa pagkakataong ito ay aalamin natin ang ilan sa mahalagang bagay na meron sa motor na ito. Ang Yamaha Mio Gravis 125 na isa sa pinakahinahangaan din pagdating sa pagiging malakas, guwapo at futuristic na katangian nito. Sa makabagong format at estilo nito ngayon ay may kaakit-akit na youthful design na nagbibigay ng malawak na imahinasyon sa kung gaano kaganda at kaagresibo ng motor na ito. Sa front face na mukhang intelihente at sinamahan ng full LED type headlamps, signal lamps, fully compact lighting system with DRL na nagbibigay ng durability at napakaliwanag na surface sa tuwing ito'y napapasabak sa madidilim na kalsada. Iba-iba man tayo ng taste mga kaibigan, pero mapapawaw ka na rin talaga sa ganda ng forma nito ngayon na nababagay sa futuristic na katangian. Samaan pa yan ng 3D emblem logo na Mio Gravis sa buong body fairings at ilan sa mga graphic decals design at texture ng color combination ay bumagay din talaga sa buong hubog ng itsura nito ngayon. At ang napakaangas na digital instrument panel na nag-o-offer ng accurate information, user-friendly at very reliable. Sa magkakaibang detalye pa ng motor na ito ay hindi man na bago ang buong makina, ngunit mas pinalakas naman ito compare sa dati. Sa pagkakaroon ng 125 cubic centimeter na displacement capacity na a single cylinder, 4-stroke single overhead cam, 2 valves na engine at air-cooled type na cooling system. At nadagdagan din ito ng SMG na bagong sistema o tinatawag na smart motor generator. Nagpapatahimik ng takbo at nagpapawala na rin ng dragging sa makina. At para naman sa mas malakas na arangkada at matipid na konsumo ng gasolina ay hindi rin nawala ang Blue Core Technology na sinamahan ng naka-fuel injected type na fuel system, sa ngayon ay mas tumipid pa daw ang konsumo nito. Pero tingnan na lang natin siguro yan sa mga feedback ng mga makakabili nito. Pero hopefully, yun nga sana ang maging development sa motor na ito. Ang transmission type nito ay V-Vel type automatic na kayang mag-produce ng maximum output level na 9.5 horsepower sa kada 8,000 RPM at 9.5 Nm of torque naman sa kada 5,500 RPM. Malakas na arangkada sa pinalakas na makina na ngayon ay kayang bumirit ng hanggang sa 110 km/h at mayroong kaunting pagbabago sa starting nito. Nawala kasi ang kickstarter na optional sana pang starting procedure. Pero ayos lang din naman siguro dahil may battery voltmeter din naman ito. At sa iba pang mga features mga kaibigan, ang motor na ito ay very accessible sa maraming bagay. Meron na itong Y-Connect system para mamonitor ang lahat ng aktibidad, mga maintenance recommendation at iba pa.
Kasama rin dyan ang mga indicator na naidagdag sa sistema nitong motor na makikita na mismo dito sa instrument panel kung may mga mensahe o tawag na marireceive ang phone mo using this Y-Connect system na applicable lang sa Yamaha motorcycle. At dati na rin sa motor na ito ang posisyon ng lagayan ng gasolina sa harapan na kung saan ay helpful yan sa mga taong nagdi-deliver. At ang isa pa sa maganda dito ay sobrang laki na rin ang compartment storage nito na may kabuuang sukat na 25 liters. Nakasyang-kasya naman ang full face helmet. May bulsa na rin ito sa harapan para lagayan naman ng ilan sa maliliit na bagay. At syempre hindi rin nawala sa motor na ito ang accessories, power outlet socket. Yun nga lang, kinakailangan mo pa din ng adapter para magamit ito bilang charging system. At equip pa rin ito ng idling stop system na nakatutulong din sa pagiging matipid palalo nito sa gasolina. At meron ding dalawang klaseng variation ang lumabas sa motor na ito. Una ay ang top end variant na dikilis entry ang sistema, at standard variant naman na with shutter lock o manual key system lamang. Pero ang dumarating pa lang sa bansa, sa kasalukuyan ay ang standard variant nito. At para naman sa iba pang mga features pa nitong motor, ang mga suspensions and brakes nito ay mas pinaganda at pinagtibay ng manufacturer para mas maging sulit palalo sa lahat ng consumers nito. Ang pagiging matatag na chassis frame na sinamahan ng swak na suspension sa front and rear na nababagay lang din naman sa mga kalsada natin dito sa bansa. Sa malulupak, mahahams at sa mga palikulikong lugar na ina-adapt ng bawat bounce o laro nitong mga suspension. Sa harap ito ay naka-telescopic fork at rear suspension naman na unit swing single shock absorber with coil spring. Ang braking system nito ay sobrang maaasahan mo rin sa pagkakaroon ng naka-hydraulic single disc brake sa front at mechanical leading trailing drum brake naman sa rear brake nito. At brake force na siguradong papasa sa mga taong wala pang masyadong kasanayan sa paggamit ng motorsiklo. Alright. At pagdating naman sa wheel and tires, isa rin sa signature nitong motor ang pagkakaroon ng malalapad na klase ng gulong na pagdating sa kabuuang sukat sa front, ito ay may 100x90R12 at rear tire size naman na 110x90R12. Naka tubeless ang tires at alloy wheels naman ang mags nito. At sa kabuuang sukat naman ng motor na ito ay nagdadala ng katamtamang laki sa balansing pagsakay at bigat na naaayon sa mga kalsadang madadaanan. Pagdating sa kabuuang lapad, ito ay may sukat na 690mm, may buong taas ito na 1,115mm at kabuuang haba na 1,915mm. Ang seating height nitong motor ay 780mm, kasing sukat lang din pala yan ng Suzuki Bergman na 125-2023 model. Na sigurado ay kakayanin ng hanggang sa 5'3 ang height. Ang wheelbase size naman nitong motor ay nasa 1,275mm at minimum ground clearance na 135mm. May kabuuang bigat ito sa kasalukuyan na tumitimbang ng 102kg. At fuel tank capacity naman na 4.2 liters. At ngayon ay available na nga ang motor na ito dito sa bansa na nagkakahalaga ng 93,900 pesos pero depende pa rin yan sa kasa o dealership na pagbibilhan nyo nito. Dahil alam naman natin na kapag nasa kasa na ay mas tumataas pa ang presyo nito. Alright, so hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang i-shoutout ulit si Sir Noy Sandrino. Maraming salamat po sa inyo, idol. At para sa mga patuloy na sumusuport at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel, maraming salamat po at shoutout po sa inyo, guys. Ngayon, kung bago ka pa lamang din po dito sa ating channel, baka naman kadigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Obis Collection. Thank you!